bunso, siya ang bunso. Kung sa pagbibigay ng advice, siya pa nga binibigyan namin ng advice. Kami ang, kasi di ba nga, sa kalagayan niya, hindi ang utak niya, hindi pantay sa atin. Kaya, mas ano, kami pang nagbibigay ng advice sa kanya. Alam ko na mahal naman niyo si ate ma, pero kailangan natin tanggapin na wala na talaga ang kapatid ko. Pero nagpapasalamat kami sa inyo na sa mga suporta na hanggang ngayon kahit wala na yung kapatid ko na sinusuportahan niyo pa rin yung kapatid ko. Marami pa rin pong salamat. Nung initial na nalaman mo, Miss Lani, na wala na si Mahal, anong ginawa mo? Anong unang ginawa mo? Kasi ano eh, kasi papuntang Batangas pa lang kasi ako noon. Susunduin ko sana nga siya. Sabi ko, hanap kami dito ng hospital. Kasi nga, dito sana dadalhin sa Maynila. Oo, dadalhin ko sana. Kukunin ko sana siya doon. Dadalhin ko sana siya dito. Kaso nga, hindi ko nga naabutan na. Pagdating ko doon, wala na talaga. Ilang araw siya may sakit? Wednesday daw ang ano last niya. Wednesday. Oo, ang nag-start doon ng last week. Di Sunday. May sipon siya Wednesday, sipon-sipon lang. Sipon-sipon lang. Sunday. Kailan ba sila galing sa Bicol? Kailan sila nakauwi ng Bicol? Alam mo, wala kaming idea kung ano kasi hindi naman siya, hindi naman nagsabi sa amin ni. Second week ng August. O, mga 14, 15, like that. Oo. So, mga 2 weeks na rin. 2 weeks na rin nakalipas. Ayan. Pinigilan nyo ba si Mahal na pumunta sa Bicol? Hindi ko alam eh. Nagpaalam ba siya na pupunta sa Bicol? Hindi ko alam. Hindi ko alam na pupunta siya ng Bicol. Ikaw, Sir Jason? Wala. Hindi nagpaalam siya, no? Hindi namin alam eh. Kasi nakita ko lang yun na doon na siya, ano na. Meron na siyang, pero natuwa naman kami na okay naman siya. Nakatulong siya, di ba? Nakatulong masaya siya. Masaya naman kami na natulungan niya si Mura, napunta niya si Mura. Kasi una noon, napanood ko yung vlog ni Virgilin, 2.0. Yun sa Bicol. Napanood ko siya. Tapos sabi ko, kawawa naman si Mura. Tapos mga siguro ilang araw lang, pumunta sila Mahal. Hindi ako makapaniwala na pumunta sila Mahal. Siguro matagal na sila. Isip ko, matagal na yung... Oh. Yung kumbaga, nauna pa sila kay yung sa unang vlog nung... Vlog matagal ng plano, kumbaga. Kumbaga, siguro nauna siguro, matagal na siguro ito, inisip ko gano'n. Yung pala, on that, ano na pala, pumunta talaga sila. Pero kung magpapaalam sana sa'yo papuntang Bicol si Mahal, papayagan mo rin. Hindi namin siya pipigilan. Okay. Kasi so walang regrets. Wala naman 'yun. Hindi namin siya pipigilan kasi 'yun, doon siya masaya. Ang ano naman namin is ang gusto lang namin sa kanya is maging masaya siya sa lahat ng oras. Linawin natin, Miss Lani, ang ano issue kasi galit daw ang pamilya ni Mahal sa kay Migs at kay sa manager niya. Ano ba talaga ang katotohanan hindi dito? Hindi naman po. Matagal na po kasi namin kilala si Legit. Ilang years na? 10 years? 12 years? Dekada na. Oo, matagal na po. Kaya nga nandun po siya. No? Kasi may tiwala naman po kami kay Jethro. Kasi yun ang lumalabas na parang sinisisi niyo si Mig sa pangyayari. And para once and for all, para maliwanagan na talaga na matigil na yung ganong issue. Sir Jason? Okay. Ako, wala naman kaming sinisisi o sino mang sinisisi. Sa nangyari, ito ay kaloob sa atin ng Panginoon. Kung nangyari man yun, napaaga nga lang. Kung may sinasabi sila na sinisisi namin si ganito, si ganun, na wala po kami sinisisi. Kasi at although masakit sa aming pamilya na nangyari yun kay Mahal, tanggap naman na po namin yun. Kung sa sinasabi ng mga fans na sinisisi namin si Migs, hindi. Nagpapasalamat pa nga kami sa kanila kasi hanggang sa huling hininga ni Mahal, hindi sila tumigil at wala silang sawa na maghanap ng paraan paano maisasalba yung buhay ni Mahal. Nakita naman namin sa kanila na yung pag-aalaga nila nung mga huling sandali ni Mahal, talagang todo ano talaga sila. Suporta talaga sila sa pag-aalaga kay Mahal. Miss Lani, si nung malaman mo na wala na si Mahal, sino ang kasama diyan that time nung huling sandali si Mahal? Si Mix at si Jet. Si Mix at si Jet. Particularly so, si Jet. Positive din sila Jet. Positive din si Mix. Negative. Ang alam ko kasi nag-ano sila,
nagpa-swab sila negative. Negative. Ano lang, di ano, antigen. Negative. Antigen. Pero ang sabi, isuswab pa. Isuswab pa. Oo. Kasi doon talaga sa swab makikita kung talagang positive o negative sila. Kasi minsan yung antigen tumasablay. Pero anong, nung malaman mo na wala na si Mahal, umiyak ka? Oo. Halos magwala na ako sa sasakyan eh. Kasi nasasakyan ako nung nalaman ko yun na wala na si Ate Mali. Eh, ang akala ko maabutan ko maabutan pa siya na eh. Eh, wala eh. Ano sana ang plano mo kung naabutan mo siya? Ano siya, hanapin ko namin siya ng hospital dito sa Maynila. Sa Maynila. Bakit hindi ba madala? Wala bang hindi ba yung pinagdalan sa kanyang ospital, hindi ba masyadong ano? Actually, si Kuya. Okay. Eh, kasi ang ano kasi paliwanag doon. Plano talaga nilang dalhin si Mahal sa Maynila. Maynila talaga. Ang problema nga lang yung oxygen level ni Mahal bumababa. Baba pa. Kumbaga ipapa-recover muna. Hintayin mo na makarecover bago dalhin sa dito sa Manila. Hmm. At nung kasi baka pag dinala sa Manila ay hindi pa stable yung lagay ni Mahal, baka sa kalsada na malagutan. Si kaya ang ginawa nila, hinintay nila, kaso nga lang hindi talaga nagtagal, saglit lang talaga. Bakit kailangan ilipat inasa hospital kasi si Mahal, yung diba? Nangyari kasi yung hospital na pinagdalan kay Mahal, hindi wala masyadong equipment. Hindi katulad sa Maynila. May mga aparato sila na pangsagip buhay, kumbaga. So kung sa Maynila, may chance pa si may Mahal. May chance pa na mayroon pang pag-asa. Baka tumagal lang. Hindi natin alam kung tatagal lang siya ng sandali lang din. Pwede siya ma-intubate, pero may chance talaga. May chance pa. Pero hindi natin masasabi na yun talaga ang nangyari. Yun na, siguro talaga kalog sa kanya talaga ng Panginoon. Doon, hanggang doon na lang talaga siya. Tanggap niyo, sir? Oo naman. Tanggap namin. Kaso mahirap nga lang sa part talaga namin na sa nangyari yun. Kasi dalawa sa amin eh. Dalawa. Oo. Sa isang buwan, dalawa po eh. Mahirap po talaga. Anong, saan kayo kumukuha po ng lakas ng loob ng ano? Sa akin, yung pamilya ko na andito pa rin sila, mga sumusuporta sa mga kaibigan ni Mahal, sa mga fans ni Mahal, na nagmamahal kay Mahal. Ayun, yung mga pinaghukutan namin ng lakas ng ano, mga nagchat-chat sa amin, nakikiramay, mga kaibigan, ganun. So, na namin na talagang marami nagmamahal kay Mahal. Miss Lani, ikaw talaga siguro, ikaw ba ang ka-close ni Mahal? Ano? Sa magkakapatid? Ano, pares lang naman kami. Lahat kami. Actually, si Kuya kasi, nag-iisaksin namin lalaki yan. Kaya kung parang, walang sa amin na close kay Ate. Halos lahat kami parehas. Kasi sa atin man laging ako saan pupunta. Hindi kayo talaga pwedeng magsama-sama sa bahay kasi si Mahal, alam mo naman na, 'di ba? Lakwatsera din siya. Oo. Hindi talaga siya mapanatag. Pero nung pumutok ang pandemic, di niya ba siya sinabihan na, oy Mahal, behave muna at huwag muna labas ng labas, ganun? Si Jet, sinasabihan namin mag-ingat. Sila, sabi namin mag-ingat sila. Eh, alam mo si Ate Mal, di ba? Ano? Kilala mo naman yung pag binipigilan mo, lalong umaano eh. Aside dun sa COVID na, ano, meron daw siyang existing ano, sakit? Sa gastro? Gastrointestinal, ano? Hindi, aside from, wala siyang heart problem? Wala. Ang kwento ng doktor dun kay... High blood. Kay hypertension. Hypertension, tapos... Kasi nagkaroon daw siya ng plema sa baga. Tapos, yung alam mo yung bata na hindi marunong mag-singhot. Alam mo siya, pag bata, sinisip-sip pa nga natin yung ilong, di ba? Para lumabas yung sipon. Sa kanya, hindi siya marunong yun. Hindi siya, ganun talaga. Hanggang kasi puno na ng... Napuno ng ano, sipon yung plema. Yung plema yung chan niya. Tapos nagkaroon ng bleeding daw sa chan. Yun yung nangyari doon. Tapos, hindi na nag-ano na yung, ano niya, yung baga niya. Baka hindi na nag-aano. Sumuko na. Oo, baga niya na. Miss Lani, may pinagsisisihan ka ba na hindi mo siya naabutan? Kung oo, naabutan. Oo, sobrang. Ano yung pinagsisisihan mo? Na sana no... Maaga ko na may sakit si Ate Mahal. Kasi yun nga lang yung araw na namatay siya, yun din yung araw na nalaman ko may sakit siya. Ah, so hindi pinaalam nila, Jet? Pinaalam kasi kay tita. Hindi ko rin sinabi sa'yo. Hindi ko ano. Kasi akala nila, simple lang. Kasi ganun lang lagi si Ate Mahal. Eh. Simple sipon lang. Simple ubo. Oo. Hindi big deal, parang ganun. So hindi ko talaga alam. Anong nag-trigger sa iyo na
kailangan pumunta ka sa ano, sa Batangas? Nung sinabi na masama talaga daw ang kondisyon. Na masama kasi, na ang kondisyon. Nung nalaman kong may sakit nga, may sakit siya, masama na talaga ang kondisyon niya. On the way to Batangas, anong iniisip mo? Takot. Kasi ano eh, maliit kasi siya, di ba? Mm-hmm. May ano nung resistensya niya eh. Talagang kawado ako, baka hindi ko talaga siya maabutan. Kasi si Papa kasi ako din yung nag-ano sa hospital eh. Parang hindi pa ako nakakamubon kay Papa eh. Nung makita mo siya? Bawal. Hindi mo siya nakita? Bawal. Nung patay na? Mm-hmm, bawal. Hindi pwede. So hanggang labas ka lang? Mm-hmm. So wala kayong... Kailan kayo huling nagkita ni Mahal? Father's Day. Kasama niyo yung father, kasama niya si Papa niyo nung May. That was May. Oo. May or June? June. June 24. Ano ang huling alaala mo na aalala mo until now kay Mahal na hindi mo makakalimutan? Yung araw na yun, birthday niya, na nagulat siya na nandun ako, na na-surprise siya kasi hindi nga kami nagpapa... Nung dun sa Pasig? Oo, sa party, di ba? I was there. Nagulat siya na nandun ako kasi akala niya walang representative na family. Sa pamilya. Oo, kasi sabi nga namin, walang pupunta. Ba't parang, sa palagay mo, ba't parang independent si Mahal? Parang kasi malayo sa inyo? Nasanay kasi siya na hinihiram sa amin. Nung bata pa siya, pag sa kapitbahay namin, hinihiram siya. Ginagawa kasi siyang baby. Nasanay siya ng ganun. Hinihiram siya sa mama at papa ko. Kung buhay si Mahal, Miss Lani, anong gusto mong sabihin sa kanya? Mahal na mahal kita. Super proud ako sa'yo. Sa narating mo. Yun lang. Okay. Sir, anong, kung buhay si Mahal, same question. Kung buhay si Mahal, anong gusto mong sabihin sa kanya ngayon? Kung dito naman si Mahal, masasabi ko kay Mahal, mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa saya at halakak na ibinigay mo sa ating pamilya, ganun din sa iyong mga fans. Maraming salamat. Pahinga ka na. Alam kong masaya ka na sa kung nasaan ka man ngayon. Saan ka nalulungkot na part pag naalala mo si Mahal? Kailan? Anong naalala mo na pinakamalungkot na part ng buhay ni Mahal? Yung masaya kasi itong tao si Mahal eh. Uh-huh. Yun nga. Yung surpresa, mahilig mag-surpresa. So, anong gusto mo? Anong size ng ganito mo? Ganyan. Gusto niya mag-surprise. Surprise na ganyan eh. So, anong size ng ganito? Pag mag-detect siya, so, anong gustong kulay? Anong hindi niyo na kailangan manghingi sa kanya. Siya na mismo nagbibigay. Ganon ka generous si Mahal. Napaka full of surprises talaga. Tapos yung mga occasion, pati yung pagkamatay niya, sinurpresa kayo. Grabe. Occasion, mga occasion kasi. Pag yung birthday kasi yung natatanda ko sa akin talaga. Pag, anong birthday ni ganito? Ni kuya ganyan. Siyan, alam niya. Alam niya eh. Mga kamag-anak namin. May message siya kung ano, yun talaga. Madaling araw pa lang magme-message na sa'yo ng happy birthday. Kasi talaga, lahat, kahit sa kaibigan niya, kamag-anak niya, nauunang magbati yan. Mm-hmm. 12 a.m. pa lang, 12 a.m. pa lang magbabati na yan sa'yo. Ganun siya. Ano ang hindi mo makakalimutan ka, Mahal, kapag kayo magkasamang dalawa lang? Yung kakulitan niya, makulit kasi yun eh. Saka yung hangilig niya kasi mga sa puwet. Yung gaganin kapag sobrang tahimik ka, wala siyang magawa. Yung kakalabit, gaganin ka niya sa puwet. Ganun, yun ang hindi ko maano sa kanya. Makakalimutan. Wala bang anong sasabihin mo? Ang message mo na lang kay Migs. Anong gusto mong sabihin kay Migs? Thank you sa pag-aalaga sa kapatid ko. Kasi sa kanong mga time na buhay pa siya, masaya-masaya siya sa nasa inyo. Saka maraming salamat din sa pag-iintindi mo sa kanya na kahit
kahit na minsan kasi pasaway rin kasi yun eh. Mm-hmm. Yun, maraming saraming salamat talaga sa kasakay sa huling buhay niya. Inalagaan mo, hindi mo iniwan ang kapatid ko. Pabor ba kayo kay Mix? Pabor na ko saan? Na maging, kung just in case nga sana kung buhay pa siya or na maging magkatuluyan sila, pabor ba kayo dapat sa kanya? O ahad lang ba kayo? O kayo mismo ang mag-aano? Kung gusto kang kung masaya si Ate Mahal doon eh, hindi naman namin hahadlangin eh. Wala ko lang ano. Wala kayong magagawa. Wala, basta mahal ng kapatid ko. At saka kung alam, hindi niya pababayaan ang kapatid ko. Hindi niya sasaktan ang kapatid ko. Paano yan, Miss Lani? Kasi alam namin ikinasal si Mahal. Legal ba yung kasal niya? Hindi, wala kasing content eh. Na nangyari kay Mahal na kasal-kasalan na hindi naman... Hindi totoo, hindi sinabi sa amin, wala kaming representative sa amin. Oo. Yun, kinakasaran ko yun, yung gumawa ng ano na yun, ng kasal-kasalan. Kasal na yun. Valid ba yun, sir? Legal ba yun? Hindi valid yun. Wala yun. So wala siyang karapatan mag-claim kay Mahal? Wala yun. Ano kiklaim niya? Ano yung claim niya? Yung mga property ni Mahal or yung mga naipundar? Wala siya karapatan kasi unang-una, hindi nga siya nagpaalam sa amin na pagpapaano eh. Magpapakasal sila. Saka sa, di ba si Ate Mahal, dapat kailangan ng consent yan. Consent. Kailangan ng consent yan kasi ano eh. Ang, isip bata pa siya eh, di ba? PWD yata pa siya. So kailangan talaga siya. Yeah, hindi mo pwede siyang... So wala silang pwedeng kunin sa inyo. Wala. Hindi nila pwedeng kunin. Hindi, kahit sino walang pwedeng kumuha sa inyo kay Mahal. Kayo talaga, sa inyo talaga pangangalaga si Mahal ngayon. Okay. Pati yung mga property kung may naiyana siya. Kung gusto niya kunin niya sa akin. kunin niya sa akin, pumunta siya sa akin. Magtuos muna kayong dalawa, no? Oo, magtuos siya. Okay. Sa akin naman siya dumaan. Sir, mensahe na lang sa lahat ng mga fans ni ni Mahal na nanonood ngayon sa video ito worldwide. Sa mga fans ni Mahal, nagpapasalamat ako sa suporta ang binigay niyo sa kapatid ko, sa walang sawa niyong pagsuporta sa kanya. Maging sa huling sandali niya, sinuportahan niyo siya. Maraming salamat. 10 ng aking pamilya, kami po yung nagpapasalamat sa inyo. Sa mga tulong din na ibinigay niyo sa amin, maraming salamat po. Hindi lang sa pagsuporta sa karir niya, sa maging din sa spiritual at saka sa financial na bagay. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa kanya. Salamat, sir. Miss Lani, ayan, message na lang sa lahat ng mga fans ni Mahal siya at kahit wala dito, kahit may pandemic, talagang nakasupport kay Mahal. No, maraming salamat sa suporta niyo noon mula nung nagsimula siya hanggang ngayon. Maraming pong salamat. At ngayon na patay na yung kapatid ko, nararamdaman po namin ang mga pakikiramay niyo. Medyo nakakagaan po talaga sa loob. Maraming pong salamat. Sa mga mamigs at saka di ba, ang daming nagmamahal sa kanya. Mamigs. Di ba yung talagang ano niya? Hong Kong, ano pa kayo, sir? Hong Kong, Singapore, Dubai, yan. Dubai. Yung mga OFW. OFW, Singapore, Hong Kong, Dubai, Mahamigs, maraming salamat. Sa mga hindi nabanggit. Sa mga hindi nabanggit. Oo, marami. Hindi. Huwag na magtampo kasi mahal naman. Sobrang dami nyo, tuliro pa kami, hindi pa namin ano yung mga... Hindi pa namin na ano yung mga ibang grupo niyo. Pero maraming pong salamat talaga sa lahat ng mga supporta niyo. Okay. Salamat, Miss Lani and Sir Jason, dahil pinaulakan niyo ang interview ko na ito. Salamat, Miss Lani, ha? Okay.